Monday to Wednesday yung basa ko. Kung what if ba, na bumili talaga tayo ng microphone. Lahat ng kilos ng tao limited. Kapansin nyo, madami na rin yung sakyan. It's better to drive slowly, but safely. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga padaba. So ngayon, it's Wednesday, May 20, 2020. So, ito yung second day ng work ko. Napansin nyo, papasok na ako sa trabaho. Hindi na ako napakita kung yung pag-alis ko sa bahay. So, ayun, nagmamadali na kasi ako kasi 7 yung aming pasok. Napansin nyo, maaga na yung pasok ko ngayon. Dahil sa work skeletal force na napagpitingan namin kahapon sa trabaho. So, ayun, nagkaroon ng adjustment sa time namin, schedule. So, 3 times a week na lang yung pasok namin. Tsaka, dinivide din kami sa dalawang grupo sa office namin. So, ayun. Monday to Wednesday yung pasok ko. So, ito yung last day ng pasok ko sa week na to. Then, bukas hanggang sa Linggo, hanggang sa Friday, yun, wala akong pasok. Kaya, ito yun yung pagkakataon ko para makapag-extra work ako sa Foodpanda. So, ayun, tara na. So, itong vlog na to, yung purpose to is itetest ko yung microphone adapter na nabili ko. Grabe, lamig. Hindi naman nakapag-jacket. So, titignan natin kung maganda yung sound quality. Sound quality ng audio. Kung worth it ba, na bumili talaga tayo ng microphone adapter ng GoPro na kahit na medyo masakit sa bulsa. Oo, tama kayo mga kaibig, mga padaba, sobra yung price niya lang naman is kumbaga can't afford talaga, can't afford, lalo na kung mag-start ka palang mag-vlog. So, nabili ko to kasi pinag-ipunan ko gawa ng yun sa Foodpanda na extra work ako. Yun, pag-ipunan ko siya kahit papaano. Kasi, yun yung advisable talaga na kailangan ni GoPro na adapter niya para makuha mo yung sound quality na hinahanap mo. So, ipopost ko sa inyo, ipopost ko dito sa screen kung ano yung mga gamit, kung ano yung mga accessories na ginamit ko para ma-set up ko itong motovlog. So, ayan. Ito yung checkpoint galing sa bahay namin. Kung napapansin nyo, grabe talaga yung changes na impact gawa nitong coronavirus na to. Yung virus na to. Sobrang pasaway na nahimik tayo dito. Tapos, ayan, ginambala tayo. Alam nyo yun, grabe yung changes. Lahat ng kilos ng tao limited. Kung dati walang problema kahit pag-alagala ka dyan, walang problema kahit anong gawin mo sa labas. Hindi naman tali yung kahit anong gawin mo sa labas. Kumbaga, walang problema kahit nasa labas ka lang, magdamag ka dyan kung gusto mo, okay lang. Pero ngayon wala, limited lahat. May time na dapat nasa labas ka, may time din dapat na nasa loob ka na ng bahay. Like, kung pupunta ka sa labas, dapat may importante kang gagawin. Katulad nito, ako, papasok na ako sa trabaho, kaya nakapag-vlog ako. Diretso vlog na rin para ma-review ko yung nabili kong microphone adapter. So sana, maganda yung boses, maganda yung audio, especially yung wind noise. Kahit tumatakbo tayo, tapos natin na, ayan, 60 kph tayo. Up, 60, 70, 80,
na lang kung may hangin na maririnig. Pero sana wala naman. So 6:30 na. Pupasok ka ay 7. 7 to 3. So yung napagkasundo ang time namin dun sa office. Yung napag-meeting namin kahapon. So yung first day namin kahapon is ayun, meeting lang muna para ma-set yung time. May divide yung grupo, yung tao ha, o yung mga tao dun sa office namin. Kasi medyo madami din kami, hindi pwede madami sa office ngayon. Siyempre, para makaiwas tayo sa hawaan. Alam nyo na, yung overload kasi mas prone sa virus. So, kaya ayun, dinivide na lang talaga. Yun yung naging paraan ng company namin. So ayun, nakapansin nyo madami na rin yung sakyan. Pero hindi pa totally talaga nakakabalik tayo sa normal. Yung mga magtatrabaho to sa yung mga sasakyan natin is yung may mga purpose talaga, like yung papasok sa trabaho, mga food delivery service, food delivery. Pero grabe talaga yung pinagbago eh. Kasi kung isipin nyo, wala pa tayo sa katiting ng para matapos tong virus na to. Wala pa tayo sa para labanan na matapos tong virus na to. Yung banta ng virus na to. Kasi nasa kaligitnaan, kumbaga nasa kaligitnaan pa lang tayo. Alam nyo naman, alam ko naman na halos alam nyo na patuloy pa rin tumataas yung number, yung bilang ng mga cases na positive kung nahawaan ng virus na to, yung virus na yan. Ewan kasi naman bakit ganito ba? Pero alam ko kaya naman talaga natin to eh. Kaya naman natin to, basta lahat sumunod sa batas. Kung hindi naman talaga kailangan lumabas ng bahay, bakit ka lalabas ng bahay? Di ba? Kasi gusto nyo bang mahawa ng virus na yan? Kaya yung mga doktor nga eh, hindi nyo ba nakikita kung ano mga naranasan nila? Yung mga naranasan ng mga nahawa ng virus na yun, hindi ba kayo natatakot? Kung hindi man kayo natatakot sa sarili nyo, matakot man lang sana kayo para sa iba. Lalo na para sa pamilya nyo. Para sa mga kasama nyo sa bahay, syempre pag nahawa ka, mahawa mo rin sila, di ba? Nabalay na ng ano natin. Pero ayun nga, sana okay naman yung aking sound. Sana worth it naman yung pagpalipad ko ng perang mabigat-bigat sa aking bulsa. Bilis ang oras eh. Ako kasi medyo malayo kasi yung bahay namin sa trabaho ko. So kung nasa ano, kung nasa normal, yung dati kasi natatakbo ko ng isang oras. Basta matraffic-traffic isang oras, isang kalating oras. Pag walang traffic naman, tatakbo ko lang siya ng halos ano lang, 30 to 40 minutes lang. Yung sinasabing takbong mabilis lang. Pero huwag niyong gagayaan yun. Hindi advisable yun, syempre. Sabi nga nila, it's better to drive slowly, but safely, and surely, di ba? Yun yung mga time pag sobrang malilit na ako. Oo, kasi malis kasi ako sa bahay dati. 7 may git na. So ayun, ganun ako. Dati kasarap tulog ko. Wala pa yung virus na yan. Yung wala pa yung virus na yan. Gamay apekto sa ating buhay, sa ating pang-araw-araw. So ayun, ngayon kita nyo, meron na talaga mga pambasahero sa dito sa Cavite, yung Cavite.
So, pero maganda, maganda kasi dito sa lugar namin is naka-general na kami. Unlike sa Bacoor, is naka-modified quarantine pa sila, kaya mahigpit na pinagbabawal pa yung mga pampubling sasakyan. Kaya dito sa amin, paunti-unti, ayun, nagsisibalikan na yung mga ano, yung mga sasakyan, yung mga pampublikong sasakyan. Kasi kawawa naman talaga yung mga nagtatrabaho eh. Nahihirapan sila. Although di ko ramdam, pero nakikita ko naman eh. Nakikita ko naman yung situation nila eh. Kasi dating ganyan din ako. Alam ko kung ano nararamdaman nila. Hindi ko ramdam, pero alam ko. Chakla. So ayan, update ko na lang kayo pag medyo malapit na ako sa trabaho ko. So sana maganda naman tong kinalabasan ng aking motovlog setup. At sana stay at home pa rin tayo. Stay safe and let's prevent to spread this virus. Proper sanitizing syempre. And don't forget also the social distancing, kasi importante talaga yun eh. Alam nyo na kahit 1 meter, at least 1 meter distance, bawal muna yung mga dikit-dikit. Ang hirap nga eh, bawal na yung dikit-dikit. So, wala eh. Kung gusto natin matapos to, sumunod tayo. Diba? Sa pagmamadali ko. Maka-chinelas lang ako. Ay, nako, ewan. Ewan. Okay lang yan. Sasabihin ko na lang, nabasa pa ang sapatos. Okay lang yan. Hindi pa naman masyadong ano ngayon. Hindi pa naman balik sa normal yung aming, kaya wala pa masyadong kliyente. Pero huwag niyo akong gagayahin. Sa pagmamadali ko, nakalimutan ko na yung dalhin yung aking Crocs. Yung aking love na Crocs. Na nagsisilbing aking panangga sa ulan. Kasi yun, all purpose kasi yun. Kahit maulan, kahit mainit, walang problema. Katulad pag nakasapatos ka, nakaka-rubber shoes ka, pag maulan, ako, nakakairita pag basa na. Alam niyo naman ngayon, matatapos na yung summer, na hindi naman natin naramdaman yung summer. So yan, update ko na lang kayo pag malapit na ako dun sa office namin. So, bye mga padaba. Bye muna for the meantime. Bye. Stoplight. Medyo malapit na ako sa work ko. Nani? Omae wa mou shinde. Dito, walang sasakyan na nandito na. Wait na ako. Problema, medyo madalas galong ko eh. Gawa lang, good na rin, kailangan ko naman palit. Kala ko rin kasi magpa-tubeless. Ah, dami ka pang gagastusin. Pero punipon muna. Sunod na yung mga yan. Okay pa naman eh. Tayo. Slow down.
Okay, mabibilis yan. Ayan is Kuya Carlo. Ayan is sakin niya. Saan mo magka-park? Dating gawi. Ito pa rin. Ay, nako. Nakapag-park sa loob. Ito kasi ako dati nagpa-park eh. Ay, nako. Ngayon kasi dito, nabibilad. Sige, mga padaba. Pasok na ako. Ito na ako sa trabaho ko. Rating lang. Late na ako ng 10 minutes. Okay lang yan. Consider naman yun kasi malaya ako eh. Date ko na lang. Kaya sa sunod na vlog ko, bala ko ipakita sa inyo yung double work ko. Kung ano yung ginagawa ko. Tsaka paano ko mag-sanitize also. So yan lang. Hanggang dito na lang mga padaba. Bye bye. See you on my next vlog.